Magandang buhay mga kabossing, nandito tayo sa isang panibagong video. So alis muna tayo sa mga komentaryo at kwentuhan. Ito naman ay pagluluto. Magluluto tayo ngayon mga kabossing. Ano lulutuin natin? Ginataang manok, no? With twist, okay? So meron siyang ibang ingredients, nilalagyan natin ng basil leaf, okay? So abangan natin. So eto na. So andito ngayon ang ating mga ingredients sa mga sangkap sa ating pagluluto. Meron tayong manok, no? Patis. Ito, patis. Andiyan ang patis. Andiyan ang ating asin. Andiyan din ang ating gata. Ito yung gata. So, fresh na gata. No? Advice ko sa inyo, gamitin nyo yung fresh. Okay? At saka ito yung mga panggisa natin. No? Andiyan ang sibuyas, ang ating bawang. Ito yung luya, ang ating sili, dalawang klaseng sili, berde at saka yung pula at saka yung paminta. So itong pulang sili, optional sa atin yan. Kung gusto mo bossing na manghang, lagyan mo ng sili. Kung gusto mong medyo hindi manghang, so pwede mong alisin, no? So at ang panghuli, ang ating basil. So basil leaf. So sa Pinas, marami nito, no? Sa daan. So, ginagamit natin pagluto yan dito sa Thailand. Okay, so, yon ang ating mga sangkap pangluto. So, sa susunod naman, atin nang umpisahan ang ating pagluluto. Umpisahan na natin ang ating pagluluto ng ginataang manok damay basil leaf. Yan. So, painitin muna natin yung mantika, mga kabossing. Yan. Okay? So, kayo, nakita nyo, hindi ko linagay ang mga measurement ng bawat ingredients natin dahil nasa sa inyo yan kung ano yung panlasa nyo, di ba? Iba-iba naman ang panlasa natin. So yan, ganyang karaming mantika, tansyahin nyo kung marami na, no? Kung okay na ba yung dami at init, so timplahin nyo lang, ganyanin nyo lang yung kamay nyo, huwag namang malapit, mapapasok. Okay, so pag okay na yan, so unang ilalagay natin, kaming mga kapampangan, no? Pag naglalagay, pag nagigisa kami, so unang ilalagay natin ay ang ating si, dali natin, natin yung, unang ilalagay ko is yung, puro ng nanay ko to eh, luya, ito, yung luya muna yung ilalagay natin. So, luya, so, tignan natin, no? Parang kasi yung luya matagal maluto. Pag sinalo mo kagad or inuna mo yung bawang, so ang tendency niya ni kagad maluluto yung bawang, yung luya mo hindi luto, di ba? So painitin muna natin ng konti yung bawang, ang luya. So pag nakita mo may nasamang bawang, oh, kagad nag-brown, di ba? So dapat luya muna. So, tignan muna natin. Yan, nag-golden, nag-brown na ng konti yung luya natin. So, isunod na natin ang ating bawang. Mabilisan to itong bawang, no? So, mabilisan yung bawang, mga kabosi. So, titignan natin. So, yan. Kita nyo, mabilis maluto kasi ang bawang. After ng bawang, so, bilisan natin sibuyas. So, pag nasama, tansyan nyo, no? Tignan nyo, pag sinama mo na yung sibuyas, babagal ang pagluluto, ang cooking ng ano, yung pagbabrown ng bawang. So, medyo, kasi may liquid, di ba? May liquid yung sibuyas. Maamoy na, ayan na, wasing. No? Maamoy na. So, yan. So, tignan lang natin yan. So, hintayin natin maluto yung ating sibuyas at bawang. Pag-brown yan ng konti, so pwede na nating ilagay ang ating susunod na ingredients, ano? So, yan. Next! Next! Ang susunod kong ilagay itong sili, no? Para magkalasa itong sili green, no? Malasahan. So, yan. So nagtira ako, lalagay na, nagtira ako ng konting sili. Tignan nyo, no? Ang konting siling berde para mamaya ilagay natin ng may fresh na gulay. So, anyway pala, pagluluto nito, pwede mo lagyan din ng gulay. Kabosing, no?
Ano yan? Optional din yan sa atin kung gusto mo lagyan ng gulay, kung anong gulay ang gusto mo. Okay? Kung ano yung swap sa panlasa mo. Ito lang yung basic na ano natin. So, ayan. So, lubuin na natin. Nangangamoy na yung ating sili. Kasi ang gusto ko dito sa pagluluto ng pag may ginigisa ako na may sili, yung amoy ng sili sasama dun sa aroma ng ating hinuluto, no? So, yan, naamoy na natin. Naamoy ko na yung sili, tsaka yung bawang, sibuyas. So, gusto ko kasi manghang. Tsaka gusto rin namin dito manghang. So, isasama ko rin yung sili. Siling pula. So, yan. Lakasan na natin ng konti yung ano. So, yung temperature ng apoy, yung lakas ng apoy, tansyahin nyo kung kagaya nito. Hindi ko masasabi kung ano yung temperature ng apoy na kailangan sa inyo. Kasi ito medyo makapal. Kung medyo manipis, syempre, low, babaan nyo ng konti yung temperature nyo. No? Baka kasi sabihin nyo, ganito, sinabi ni ng ating lingkod, ganito yung temperature na nasunog naman. Na depende sa kapal ng inyong lutuan, mga kabossing. Okay, so yan. So, kanina sinabi ko, pwede nyong pirituhin na yung muna yung manok, no? Huwag naman mapirito na piritong-pirito na lutong-luto na. No, pwede nyong gawing brown itong side na to. Ito, pakikita ko mga bossing. Pwede nyong gawing brown muna, no? Kasi mas malasa. So, kung optional din yan. Pero ito, ang gagawin natin ngayon, is igigisa natin o isusutayin natin sa ating dinuluto. Yan, pwede na yan. Pwede nang ilagay yung ating manok. So, ang gagawin natin yan, so ilagay natin, ito palang manok natin, ay linagyan ko na ng patis kanina pa, no? So, ilagay natin. Halo lang natin ang konti. Tandaan nyo, huwag nyo masyadong halu-haluin, no? Sa turo ng ahe ko, pag lagi mong inahalo ang pagkain, magsasariwa ang lasa, no? So, yan. So, alam nyo naman, yung mga kapumpangan, may mga medyo may edad na, medyo pag sila'y nagturo sa inyo na po. Okay, yan. So, ayan lang natin masingkot sa yan or mag-isa ng mabuti. So, tatakpan natin yan. Lagyan natin ng takip. So, again, inahan ko yung aking temperature, yung aking apoy, no? Inahan natin. Yan. So, kasi pag linakasan ko yan, kagad maluluto at ma-overcook. Yun ang word. Overcook. Kapampangan kasi ako, di ko alam kung ano yung Tagalog ng overcook, no? English. So, siya, hindi ka bossing, no? Kapre, dito sa Thailand, pag nagsasalita ka, English, o kaya Thai. Okay? Yan. O kaya, yan, Tagalog. Yan. So, ininahan ko yung temperatura ng ating apoy, no? Yan. So, yan mga kabossing. So, tatakpan natin yan at ihintayin natin na maluto yung ating manok. Habang gunagigisa ang ating manok, mga kabossing, so, naglalagay na natin tayo ng, lalagay ko na yung ating olive oil. Yan, no? So, para yung amoy at lasa niya papasok na sa manok. Magkaka-aroma na yung ating dinuluto. Okay? Hindi naman lahat, no? Tignan nyo, nagtira pa rin ako. Nagtira ako para sa mamaya yan, no? Mamayang ako. Bago siya maluto. Yan, nagtira natin. Bossing. So,
Naamoy ko na. So, tingnan ninyo, no? Para lumabas. So, nagpa-brown-brown na yung ating manok, no? Ibig sabihin, malapit na yung maluto. So, i-cover ko liyan. At hintayin natin na maluto ng mabuti. Ayan na, mga kabossing, no? Tignan nyo yung itsura ng linuluto natin. So, pag ganyan na, at medyo brown na, nakikita nyo to, di ba? Wala nang mga dugo yung manok at napirito na sa pamamagitan ng pag-saute natin yung manok. So, pwede na nating ilagay ang ating gata. No, ito yung ating gata. So, ilagay natin yan. So, depende pa rin sa inyo kung gaano karaming gata ang gusto nyong ilagay. No, kung gusto nyo eh mas malasa na maraming gata, pwede nyo rin ilagay, no? So, yan. Depende sa panlasa yan. Yung pagluluto ng kabossing, huwag kang didepende dun sa measurement ng sangkap. Nasa sa iyo pa rin yan, no? Kung ikaw ang nagluluto, syempre alam mo kung gaano karami ang dapat mong ilagay. So, hintayin lang natin yan na maluto. I-boil lang natin yan ng mga 5 minutes, no? So, basta makita nyo na luto na, pwede na iapag sa kainhan, no? Pwede na natin patayin yan, no? So, ayan. So, tatakpan ko ulit. Kabossing, hintayin natin, no? Yan kumukulo. Habang yan ay kumukulo, mga bossing, pwede natin ilagay ang ating patis, no? So, ilagay natin ang patis. Doon. Okay? So, depende pa rin ang sangkap. Depende pa rin kung gaano karami ang patis ang gusto mong ilagay. Depende sa panlasa mo yan. Oh. Tayo ng ating asin para magkalasa na ito yung asin. Yan. Tapos, pakuluin ulit natin. So, ihalo muna natin ang mabuti. So, yan. Takpan ulit natin, hintay lang tayo na kumulo, no? Na mabuti. Ayan, mga kabossing, gusto na ang ating ginatang manok with basil leaf. Ayan ang itsura niya pag luto na yan. Okay? So, luto na yan, mga kabossing. So, tikman na natin. No? Ilalagay na natin sa ating serving plate. So, ayan. Ayan, tapos na mga kabossing ang ating linulutong ginataang manok na may basil leaf. So, ito, papakita ko sa inyo. Ayan. Ayan, ha? Ayan, mga kabossing. Ayan, no? So, luto na yan. So, tikman na natin. No? Galing niya. Sakto. Sarap. So, hanggang sa muli mga kabossing. Sana may natutunan kayo at maluto nyo rin to sa inyong mga hapagkainan. So, tandaan nyo, kayo ang bossing ko. Salamat!